makakausap niyo po si Marilyn Bacani and nais po niya sana makuha idol yung kanyang anak na 2 taon niyang pinaalagaan po sa isang kaibigang Becky. 2 years old na po ang bata. 2 years niyang pinaalagaan? Opo. Tapos kukunin niya. Okay. Ma'am Marilyn, magandang hapon. Gandang hapon po, sir. Sir Idol po. Okay. Yung inyo pong anak, pinaalagaan niyo po kay Aren Bartolome. Opo, sir. Okay. Bakit niyo po doon pinaalaga sa kanya? Kasi ayun po yung mga time po na nadedepress po ko. Mahirap lang po kasi walang-wala din po yung mga magulang ko. Kaya naisipan ko po sa kaibigan ko po dalhin po. So mas nagtiwala pa kayo sa kaibigan nyo kaysa sa mga magulang nyo? Opo. Kasi po yung nanay ko po may pinaalagaan din po. Okay. So ngayon, anong gusto nyo pong mangyari, ma'am? Kunin na itong baby. Opo, sir. Usapin natin si Aren Bartolome. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, sir. Kaibigan niyo ba talaga itong si Marilyn, sir? Kaibigan ko po nung lumipat sila doon po sa lugar namin. Okay. Pinalaga daw po sa inyo yung bata since birth. And then ngayon, sir, gusto niya ng kunin. Ano pong reaksyon niyo? Ay, sir, hindi niya po pinalagaan sa akin. Katunayan po niyan, 7 months pa lang po siya, nagbubuntis. Nag-chat na po siya sa akin kung disidido daw po ba ako mag-ampon ng bata. Dahil wala daw po siyang ipapakain doon sa bata. Mm. Kaya 7 months pa lang po yung bata, nasa tiyan pa lang po nasa probinsya siya, nagpadala po ako ng pamasahe para po pauwi dito sa Manila. Okay. Tapos, nasa Manila na po siya mula noon, 7 months pa lang po yung tiyan niya hanggang sa ngayon, hanggang sa nanganak siya, nasa akin po siya sa bahay namin. Okay. Then, nung nanganak po siya, umalis na po siya doon sa bahay namin, pinaampun niya na po sa akin yung bata. Kaya yung birth certificate ng bata, sa akin po siya nakapaapelido. Oh, okay. Paano po nasalin yung apelido ng bata sa inyo, sir? Dahil nung 7 months pa lang po yung tiyan niya, nung kinausap niya ako, papampo na daw po niya sa akin. Sabi, hindi daw po siya pwede manganak doon sa probinsya kasi pa daw ng late register kapag sa akin po pinapelido yung bata. Kailangan dito daw po siya sa Manila, manganak para sa akin po nakapelido pag nanganak siya. So, sino nakalagay doon na father? Kayo po, nilagay niyang father? Opo, parang ako po naging father noon. Ah, okay. Siya po mismo ang nagsabi na ang father nitong anak niya is kayo. Opo. At siya yung mother. Opo. Okay. Now, ano po yung reaction niya na gusto niyang kunin yung bata, sir? Siyempre masakit po sa akin. 2 years ko pong inalagaan yung baby. Hanggang sa nagkatigdas po yan, mamamatay na po siya sa hospital. Isang kalating buwan ako sa hospital. Hindi ako umuwi para lang sa bata. Tapos bigla-bigla po kukunin na lang sa akin. Tama nga naman. Opo. Ma'am Marilyn. Yes, sir. Agree po ako kay Sir Aren. Agree ako 101%. Ang lagay, ganun-ganun na lamang. Matapos siyang gumastos, paghirapan, yung mula sa ikaw ay nagbubuntis pa lang hanggang sa mga anak, hanggang sa umabot ng 2 years old, sa kanya lahat, siya ang nag-aruga. And then kukunin mo na lang ganun-ganon. Sir, hindi ko naman po pag-iisipang kunin sa kanila kasi yan pangit na po kasi ng pakikitungo ng mga yan sa akin, sir eh. Oo po, nasasabi po natin na napapamahal po sila sa bata. Sir, wala, may dahilan naman po kung bakit gusto ko na pong kunin yung bata sa kanila po, sir. Ikaw po, sir, sa tingin mo bagong panganak po ko, tama po ba palayasin nila ako 2 weeks pa lang po? Kung usapan po namin ng baklang na yan, 3 months po hihiwalay ako sa bata. 2 weeks pa lang po ako, sir, pinapalayas na po ako dun sa tinitiran ko sa kanila. Tapos sinahayaan po nila ako nung buntis ako, hinahayaan ako, hindi ako halos pinapakain naman ng mga yan. Okay, Sir Aren, 2 weeks pa lang daw matapos yung mga anak, pinalayas nyo na raw agad siya? Hindi po kami ang nagpalayas sa kanya, yung jowa niya pong tomboy na pinsan ko. Pag nag-aaway po silang dalawa, ganun po lagi sinasabi sa kanya. Kaya hindi po kami nagpalayas sa kanya, yung tomboy po niya ng karelasyon. Kasi po sir, yung tomboy po, yun yung pinutusan nila. Sir, kung hindi po totoo, bakit hinayaan po nila akong magpakalat-kalat? Bagong panganak po lang po ako, sir, noon. Kung pwedeng-pwede po ako mapinat ng time na yun, bakit hinayaan po nila ako kung hindi po totoo yun, di ba po? Alam mo, Ma'am Marilyn, hindi sa kinakampihan ko itong si Aren, ano? Meron ka namang kamag-anak, meron ka namang tatay, nanay, ba't di ka nalang doon sana pumunta at doon ka nagpatulong at doon ka ng anak? At pinaalagaan mo doon yung baby mo at mas lalo maalagaan pa yun sa palagay ko dahil kadugo yun, lolo't lola versus dito po kay Aren na kaibigan nyo lang. Diba? Tapos ma'am, masagwa pakinggan na para bang matapos gumastos itong isa, magpagod, maghirap sa pag-aalaga, ngayon
ang turing niya sa bata na parang anak na niya, na pamalat sa kanya for sure dahil after 2 years ba naman, nasa kanyang poder itong bata, kukunin mo ng ganun-ganun lang. Sa totoo lang po sir, hindi naman totally yung hinaya ko sa kanila yung baby po eh. Kasi po, minsan po nakikita ko pag yung baby lang po na nag-iisa sa bahay nila, tapos yung mama niya po yung nag-alaga, eh yung si Mami Pel po, stroke na po yun. Kinukuha ko po sa kanila yun, ako po yung nag-alaga. Tapos nagbibigay-bigay din po ako ng sustento dyan, nagbibigay po pang gatos, pang diaper pag sumasahod po ako. Hindi naman totally hinaya ako sa kanila yung bata, tumutulong din po ako sa kanila. Yung sa hospital lang sinasabi niya po, pupunta din po ako sa hospital. Yung picture po na pinasa ko dyan, Paskong Pasko po yun sir, anong ginagawa nila, umiinom po sila. Tapos sinayaan na ako daw yung magdala sa hospital. Di ba po ko dapat nga sila yung magdadala sa hospital? Anong ginawa nila? Mas pinili po yung uminom kaysa po dalhin yung bata sa hospital. May yung picture po yan, ako po yung nagdala niya, na asan sila nung araw na yun? Umiinom. Ay, hindi ko nakala, Marilyn. Ito, ganito na lang gagawin ko po, ma'am, ano, at sir. Kukonsulta ako sa MSWD kasi pagdating po sa kapakanan ng bata, ang mas nakakaalam talaga rito ay yung mga eksperto at sila po itong mga taga social services. Okay? Lalo pat may nabanggit po tungkol doon sa birth certificate. Mukhang may konting problema po doon sa birth certificate, Sir Aren. Kung talagang gusto mo, sir, mapapunta sa iyong bata, dapat dumaan ka sa proper procedure ng adoption, which is sa korte. Okay, pwede po yan. Kasi sir, pwede kang babalikan nitong si Mama Rilyn at siya mismo nagsasabi na fake yung mga impormasyon na nakalagay dyan. At kapag sinabing sir, fake... Excuse me po sir. Apa? Nag-usap mo po kasi kami sa barangay niyan about sa bata. Willing akong ibigay sa iyo yung bata, buong buo ko ibibigay sa iyo yung bata. Isipin mo naman yung sinakripisyo ko sa bata at binastos ko sa bata, ibalik mo na lang, wala tayong pag-uusapan, walang problema. Ayun po yung sabi ko sa kanya. Oh, yun naman pala, ano, Marilyn. Sos. Yun naman pala eh, ibabalik pala sa'yo. Alam po sir, talo po ako sa bata sir, dahil siya po talaga nanay niyan. Ang inaano ko po, bayaran niya po lahat ng gastos ko, lahat mula nung nagbubuntis siya, mula nung pinamasahin niya, magmula hanggang sa ngayon. Hanggang sa ngayon naggagatas, nagpapampers yung bata, kumakain yung bata. Ako gumagastos. Kung saan ako kumukuha ng pera ngayong pandemic para lang mapakain ko yung bata, mapadedi ko yung bata. Paano ako, kung saan ako kukuha ng pera, sir? Tama nga naman. Tama nga naman. Kasi makinig ka lang muna, Ma'am Marilyn. No? Dahil kapag pinalaga mo yan sa daycare, yung bata, abay magbabayad ka dun sa pagpapalaga. Pwera pa yung sa pagkain. Pag sa babysitter nga, dadali mo yung bata. Babayaran mo yung oras ng babysitter. And then, yung pagkain sa iyo pa. Di ba, ma'am? So, maganda ng deal yun, ma'am. Yung sinasabi ni, ano, Sir Aren. Sang-ayon po ako dun sa sinasabi po ni Sir Aren. Paano naman po yung mga nagastos niya? Ayoko na kasi mangyari, ma'am, yung mga nangyari noong panahon dito na pinaalaga yung baby. Sige, paalaga muna natin dyan. After ilang buwan o isang taon, okay, mag-alala, pupunta lang tayo dyan sa Rapid Tool in Action o dyan sa Wanted sa Radyo, makukuha natin yan na libre. Hindi na mangyari yun ngayon. Meron na kaming malawak na karanasan tungkol dyan kasi naabuso na po yung programa namin ukol dyan. This time, kung gusto niyo po ng tulong namin, maging fair ho din kayo, ma'am. Nag-guess niyo po, ma'am? Paano po yun, sir? Siyempre, sobra na po yung ginagawa nila sa akin, sir. Hahayaan ko na lang buba na sa kanila yung anak ko. Ma'am, of course, may karapatan ka dahil anak mo talaga yan. Come what may, makukuha mo yung bata. No doubt about it. Kung gusto mo, pumunta ka diretso sa DSWD. Pero kung kami po ang tatanungin mo, then, para sa akin, kailangan gumastos ka rin doon sa mga nagastos nitong si Aren. Di ba? Bayaran mo naman, ma'am, yung mga ipinagatas niya, yung pagod niya, pagpapalaki dun sa bata. Di ba? Ma'am, kung ayaw nyo, di, dumiretso lang kayo sa DSWD at dun sa DSWD, tingnan nyo kung ano maging desisyon ng DSWD. Actually po, sir, nanggaling na po talaga ako doon. Oh, yun naman pala eh. Anong sabi po ng DSWD? Pinapano po kami ng sa may pau po, sa may abogado po. Kasi po yung tungkol po sa pagbababayad niya sa anak ko, hindi naman daw kasi pwede yun eh. Kahit nakita na rin po nila na kahit apelido po nung tatay yung anak ko, hindi daw po pwedeng ganun gawin nila sa akin na papabayaran po nila yung bata. Oo nga, alam ko, ma'am, kung tutusin talaga, bawal yun. Okay? Pero ang sinasabi ko naman dito, ayoko naman may nag-agrabyado.
paano naman yung pag-aalaga niya? Paano naman yung pera, mga nagastos niya? Para bang lumilito, ma'am, gusto niyo makalibre lang, kaya kayo lumapit sa akin. Kung gusto niyo makalibre, wag po sa amin. Pumalik po kayo dun sa PAW. Sige, ma'am, usap kayo dun sa PAW. Sa DSWD, sige po, okay lang. Pero kung gusto niyo po sa amin, na ginagawa ko na paraan para maging harmonious itong settlement ninyo at mapabilis, pumapayag naman siya. Sir, ayoko makialam sa amount. Sir Aren, magkano naman po yung pera na in-expect mo na ibibigay niya bilang tulong? Huwag natin sabihin, kabayaran, pangit po, hindi maganda, hindi rin ako papayag, baka human trafficking ang i-charge sa'yo. Bilang tulong, magkano pong amount in-expect mo sa pag-aalaga, Sir Aren? Katulad doon po yung sa yung tesi kong nag-aalaga doon, yung nyanya ko po. Buwan-buwan yun, sir, binabayaran ko yun para lang maalagaan at makapagtrabaho ako, sir. Naintindihan ko po. Mga magkano naman po, sir, yung expected mo na amount? Hindi ko masasagot agad-agad, sir. Okay. Hindi naman kasi ako nila pwedeng presyon, sir, kasi kahit papaano, tumutulong-tulong po ako sa kanila. Kahit sa wala ka na tulong, Marilyn. Wala ka na tulong. Isang beses kaya nagbigay pasko. Tumutulong-tulong din po ako magbigay-bigay sa kanila ng panggatas. Okay. Ma'am, sa DSWD na lang po kayo mag-usap. Kasi kung para sa akin po, kailangan nyo po talagang magbigay ng pera dito kay Aren para dun sa mga nagawa niya na pagpapalaki dito sa bata. Yung pagod niya po, ma'am, yung pawis niya, yung mga ginastos niya. And isa pa dun, napamahal na siya rito, for sure. Kung sa aso nga, madali mapamahal yung tao. Di ba? Bigyan mo siya ng aso dyan. After a month, mapapamahal na yung tao doon sa aso. Yan pa kaya bata, tao. I'm sure na pamahal na itong si Aren doon sa anak. Yes, sir. Sa bata. DSWD na lang po. Sorry, ma'am. Kasi kung gusto niyo po makalibre, sorry, ma'am. Wala. Hindi ako papayag. Okay, ma'am? Kung sakali nga po, sir, magkano pa hinihingi nila, sir? Aren, kung sakali raw, magkano? Po, magkano po ba hinihingi nila sa akin? Kasi sa ngayon po, wala po akong trabaho. Hindi mo babayaran yung sakripisyo sa ko naman. Sir, wala rin naman po siya mabibigay, sir. Wala akong trabaho yan, eh. Nag-resign po yan, sir. Paano niyo papapakain yung bata kung sakali ibabalik ko sa kanya? Ano ipapakain niya sa bata? Oh. Eh, ma'am, baka... Dito ang anak pa yan, sir. Baka naman ibebenta mo lang yung bata, ma'am. Pag, yes, sir. Exactly. May dalawang anak yan, sir. Nasa probinsya, hindi niya maalagaan. Ay! Wag na. Ma'am, huwag mo ibabaw ang telepono. I-refer ka na ni Odette sa DSWD.